Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, sinasabi ni Jesus na babagsak ang isang kaharian kung ito ay hati-hati at walang pagkakaisa. Itinuturo sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng paloob na kalakasan upang magtagumpay sa kalaban. Pag-usapan natin yung napagkaisahan at naisahan. Malamang naranasan mo ng napagkaisahan, di ba? Yung sa umpisa pa lang, talo ka na agad. Wala kang kalaban-laban kasi nga nagsanib puwersa yung kung sino man para lang kuyugin ka, kumbaga. Eh, naranasan mo na rin bang maisahan? Malamang, ito yung hindi mo inaasahan, nalusutan ka na pala. Dinaan ka sa pabilisan, dinaan ka sa matatamis na salita. In other words, na-scam ka, nabudol ka. Si Jesus ay napagkaisahan. Nagsanib puwersa yung mga taong tumutulig sa kanya. Nagsanib puwersa ang kadiliman. Kaya ayun, matagumpay nilang nausig si Jesus, pinatay na parang kriminal. Napagkaisahan. Ang akala ng demonyo, kapag napatay niya si Jesus, eh mawawala na ng balakid sa kanyang landas. Ang hindi niya alam, katapusan niya ang katumbas ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa madaling salita, naisahan ni Jesus ang demonyo. Naisahan. So anong kahulugan nito sa ating kasalukuyang buhay? Ang ibig bang sabihin dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang laban, wala na tayong dapat gawin? Hindi. Ganito kasi yon. Dahil alam ng demonyo na wala siyang laban kay Jesus, sino ang pinagbabalingan niya? Tayo, ikaw at ako. Pinagsasamantalahan, inaantay ang ating kahinaan at karupukan. At gagawin niya ang lahat makapangupit lamang ng kaluluwa. Bakit makapangupit? Eh kasi nga hindi naman kanya ang ating kaluluwa, sa Panginoon. So bakit siya nangungupit? Kasi gusto niyang mandamay. Ba't niya gustong mandamay? Eh kasi nga, di ba, talunan siya habang buhay siyang magdudusa sa impyerno. Kaya gusto niyang mandamay ng mga tao, ng mga kaluluwa sa impyerno. Ang tanong, papayag ka bang madamay? Pagpapaisa ka ba? Magpapabudol ka ba? Eh ngayon, kung ayaw mong maisahan, anong dapat mong gawin? So pag-usapan natin ngayon ang pagkakaisa at pakikiisa. Ano ulit ang sabi ni Jesus? Hindi magwawagi ang isang kahariang hati-hati. Yung kaharian maaaring tumutukoy sa isang pamayanan. So, paanong magwawagi ang isang pamayanan kung merong division? Pero yung kaharian maaari ding tumutukoy sa bawat isa sa atin individually. So, paano ako mananalo kung ako ay hati-hati? Paano ka mananalo kung ikaw ay watak-watak? Ha? Pwede bang maging watak-watak ang isang tao? Pwede. Tingnan mo. Di ba minsan, iba yung ginagawa mo sa sinasabi ng konsensya mo? Di ba madalas alam natin yung tama, pero ang ginagawa natin, yung mali? Sa madaling salita, hindi nagkakaisa yung kilos natin at yung konsensya natin. Hindi nagkakaisa yung ating prinsipyo at yung ating desisyon. Watak-watak tayo, bawat isa sa atin. Ang sabi ni Jesus, kailangan magkaisa ang puso, ang diwa, at ang gawa. Bakit? Kasi kung matuwid ang pag-iisip, matuwid ang pagdidesisyon, matuwid ang gawain. Yan ang pagkakaisa. Eh ano naman yung pakikiisa? Ganito kasi yun kapatid eh. Hindi magkakaroon ng ganap na pagkakaisa ang ating puso, diwa at gawa kung hindi tayo makikipagkaisa dun sa champion, dun sa nanalo na. Si Jesus, wala nang iba. Ang pagkikipagkaisa natin kay Jesus ay pagsuko ng ating buhay sa kanyang paghahari. Kay Jesus ang kaharian.
tayo ang kanyang mga kawan. Kung hindi tayo makikiisa sa tunay na hari, wala tayong inaasahang pagwawagi. Kapatid, natural sa atin ang pumanig sa panalo. Ulitin ko, natural sa atin ang pumanig sa panalo. Pero sa pang-araw-araw mong buhay, si Kristo ba ang pinipili mo? Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.